Hi guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo at di pa nakapag-subscribe, please do subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon naman mga sir, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind ng single phase dual capacitor motor. Ngayon gagawin ko to step by step na ituturo ko to. Lahat-lahat isi-share ko sa inyo kung paano mag-rewind ito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga sir. Hello mga sir, ngayon naman ay nandito na tayo sa ating second part ng ating tutorial at ituturo ko sa inyo ngayon kung paano kumuha ng stator data. Pero mga sir, kung mayroon pa ang nameplate ang ng motor tulad nito, mayroon pa, iti-take note nyo rin yan kasi malaking tulong yan. Magagamit natin to for the future, no? Pwede natin itong pagkuna ng base, bali. Yeah, isusulat nyo dyan itong ginawa ko. Yan, nameplate, Mindong ang kanyang brand. Horsepower, sinulat ko 1.5, voltage 220, amperes 10.5, frequency o hertz 60 hertz, RPM 1710, capacitor 200 microfarad 250 volts, is for starting. Capacitor ng starting, ang isa naman ay 30 microfarad 450 volts are for running capacitor. Yan, pag nakopya nyo na lahat ng mga yan sir, pwede yan tayong pumunta sa stator data. Ipapakita ko sa inyo yung stator data mga sir, babasahin ko muna lahat to, tapos isaysayin natin kung paano natin to kukunin. Mayroon dyan sa starting winding, mayroon dyan number of slots, number of poles, number of strand, number of coil per group, number of span, number of turns, number of wire or size of wire. Ang sa running naman, number of strand, number of coil per group, number of span, number of turns, number of wire or size of wire. Gagawa tayo ng dalawa mga sir kasi bukod ang starting at ang running, kaya dalawang bis tayong gagawa, no? Unahin natin yung starting. Kung itatanong nyo bakit starting, kasi ang starting ay nasa itaas na coil, bali. Ito bali yun mga sir, yan. Yan. Ito yung starting nasa taas. At ang running naman ay nasa ibaba, bali. Hindi nyo lang masyadong maklaro to sa cam. Ayan, ito bali yung running, yung yan, yan, sa lalim. Starting naman itong nasa taas. Ito bali. Ngayon, isaysahin na natin mga sir. Ang una, mayroon dyan nakasulat ng number of slots. Ang number of slots naman, ang gagawin natin, bibilangin lang natin ng slots ng stator, bali. Kung makikita nyo, may nilagay akong masking tape. Yan, palatandaan natin yan, saan, dyan tayo mag-umpisa. Pero walang problema mga sir kung saan tayo mag-umpisa, ha. Sa akin lang to, naglagay ako ng palatandaan dito. Kaya bibilangin ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Mayroon siyang 36 slots mga sir, kaya isusulat natin dito sa number of slots 36. Ay, lalapit ko lang muna yung cam, no, para mas, ayan, parang mas klaro to. Ayan, isusulat ko dito number of slots 36. Yan na, tapos na. Ngayon naman, ang number of poles naman. Minsan kasi ang mga number of poles mga sir ay mayroon na dito sa nameplate, sa motor. Yan, bali, makikita na natin yan. Pero kung wala pa, ganito ang gawin nyo mga sir. Pwedeng ito, madalian na lang ito no, mga sir, kasi tinuro ko na rin ito sa mga previous na video. Yung kahit tingnan natin yung starting winding lamang, no, bibilangin natin yung, kung ilan yung groups, bali niya, number of groups. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ibig sabihin, 4 poles na to mga sir.
Kung dalawa lang naman, magkatbang lang, kibali, tapat lang, 2 poles yan. Kung 6 naman, 6 poles. Kung 8, 8 poles. Ganun lang mga sir. Pero, ituturo ko sa inyo ang sa competition mga sir kung paano kasi para masanay tayo, no? Dahil lalo na kung mag-rewind tayo ng 3 piece. Isa na yun mga sir, isa yun na sa tinuro ko. Yung kumbaga madalian lamang. Pero kung hanapin nyo talaga sir kung paano natin isosolve yun, ganito lang mga sir, ang pagkuha ng number of poles. Na total lang. Total number of groups divide phase. Ganun lang mga sir. Total number of groups divide phase. Ang gagawin natin, bibilangin natin kung ilan ang number of groups nito. Kung total number of groups mga sir, ibig sabihin nun kasama na yung running winding. Bibilangin natin yung starting winding at saka running winding. Di ba binilang natin kanina yung starting winding, mayroon siyang apat na groups. Ibig sabihin, apat sa starting, apat rin sa running winding. Pero bibilangin natin actual. Ito na bali yun mga sir. 1, 2, 3, 4, apat sa starting, sa running naman. 1, 2, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 8 siya kung bibilangin natin lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroon siyang 8 na number of groups. 8 number of group divided by phase. Mayroon siyang 8 divided by phase. Kasi ano nakasulat doon, no? Total number of groups divided by phase. Kung magre-rewind tayo ng single phase, gagamit tayo ng 2 na denominator. Bakit to? Kasi sa single phase, dalawa lang ang winding. Starting winding at running winding. Pag 3 piece naman ang re-rewind natin, gagamit tayo ng 3 na denominator. I-divide natin sa 3. Bakit 3? Dahil tatlo ang kanyang winding. Phase A, phase B, at saka phase C. Dahil single piece lang ang rewind natin, gagamit tayo ng 2. Kaya 8 divided by 2, 4. Kaya 4 poles to mga sir. Kaya ganyan ang nangyayari. 8 divided by 2 equals 4. 4. Kaya 4 poles to mga sir. Dito isulat natin. Number of poles, 4. Ngayon naman, dito naman tayo sa number of strand. Ilapit ko lang muna sir para ma-screenshot nyo mga sir, no? Para kasi meron kasing iba nagme-message na ipalapit to scam para ma-screenshot nila. Yan. Okay na. Tapos balik na tayo mga sir. Ngayon naman, dito na tayo sa number of strand. Ang number of strand mga sir, dito yun natin makukuha sa terminal. Naalala nyo sa first video, may apat na terminal na putol na, yung hindi ko na binidyo dahil wala rin, napuputol na, hindi na rin natin ang matris. Importante rin yung mga sir, alamin mo kung saan doon yung starting at running. Ang running ay diba U1 at saka U2, ang starting naman ay G1 at saka G2. Dahil starting yung ginawa natin ng data, sa starting tayo kukuha. Ito yung starting. Ito yung G1 at saka G2. Ito yung G2 naman yun, bali. Tinandaan ko yun. Kung kayo yung magre-rewind, dapat alamin nyo dito ha, kasi may nakasulat naman dito. Kukunin yung wire. Kung hindi paputol yung wire, yun ang tatandaan nyo. Ito yung starting, ito naman yung running. Ganun ang mangyayari. Dahil wala na, ito na bali yun. Di ba sa part 1, pinakita ko sa inyo na putol na. Ang ginawa ko, tinandaan ko na lang yun. Ito yung Z1 na G2. Ibig sabihin, isa lang yung strand niya. Isa lang yung magnetic wire niya, bali. Kaya susulat natin dito sa number of strand, 1 lang. Kaya susulatan natin ito ng 1. Yan. Number of strand, 1. Dito naman tayo sa number of coil per group. Ang coil per group naman mga sir, ito na bali yun mga sir. Itong kabuuhan na yan. Yung isang, di ba isang grupo to? Isang grupo to, isang pool. Kung ilan ang coil yan, ilang coil ang nakaseries bali yan. Saan pa, maghanap tayo ng mas magandang anggulo sa cam, no, para maklaro, no. Yan bali, eh. Subukan natin yan mga sir.
Iaangat lang natin yan mga sir. Kung hindi nyo makita, sa actual mga sir, kung kayo magre-rewind, makikita nyo ito mga sir, tatandaan nyo lang no, kung paano ko ito ginuha, paano ko ito inaisa-isa. Ito yung starting mga sir, kung makikita nyo, tatlong kuwil balis yan. 3 kuwil per group, makikita nyo yan. Isa, dalawa, tatlo, mayroon siyang 3 kuwil per group. Siguro hindi nyo lang maklaro sa cam, paumahanin na mga sir. Pero tatlong kuwil per group yan. Yan ang isusulat natin mga sir dito, bale, sa ating kuwil per group. Sa starting tayo kukuha mga sir ha, kasi iba yung running, di ba? Yeah, isusulat natin dyan. Number of group, number of kuwil per group, 3. Pag magre-rewind pala kayo ng 3 piece mga sir, iparemind ko lang sa inyo na kukuha kayo ng sample sa first pool at kukuha kayo sa sample ng sa piece equivalent saka sa piece C. Kasi magkaiba kasi yun sa 3 piece, mayroon kasing hindi pareha ang kanyang number of groups. Pero pag single piece lang naman, pareha lang yun. Pareha lang ang kanyang first pool, second pool, third pool. Pero sa 3 piece, mayroon kasing hindi parehas ang kanyang first pool at saka second pool balin niya. Magkaiba. Mayroong double single, triple single, ganun na mangyayari. Parimind ko lang yun sa pag-3 piece. Ngayon naman mga sir, dahil 3 kuwil per group to, magdudraw ako ng example dito para makita nyo mga sir, ganun na mangyayari bali sa 3 kuwil per group. Dahil hindi masyadong makita sa camera dito, yan sa, hindi maklaro dyan, ganyan siguro, mga sir yan. Ayan pala mga sir, yan, na, ito na bali yun. Kung makikita nyo, mga sir, yan, dito ko ilipat. Yan, mayroon siyang first kuwil, ito, second kuwil, at ito naman yung third kuwil. 1, 2, 3, kaya 3 kuwil per group. Pero idudrawing ko pa rin dito mga sir para mas maintindihan nyo mga sir. Ganun ang bali ang nangyayari mga sir. First kuwil, second kuwil. Ganun ang nangyayari mga sir. 3 kuwil per group siya. Sa isang grupo, mayroon siyang 3 kuwil na naka-series bali. First, second, at third. Ganun naman, ang number of span naman, bibilangin lang natin ang span mga sir. Itong maliit na kuwil, kung ilan ang span ito, sa malaking kuwil, sa pangalawa, kibali, at sa pangatlo. Bibilangin natin isa-isa. Unahin ko na yung maliit, kung ilan ang kuwil dito. Hindi, baka hindi nyo na masyadong maklaro sa ka mga sir. Ayan. Ayan na lang. Subukan ko na lang dito be. Baka ganyan. Baka pwede. Ayan. Dito na lang tayo mga sir. Ayan mga sir. Ito yung first kuwil, di ba? Di ba 3 kuwil per group? 1, 2, 3. Pagkuha tayo ng span mga sir, titingnan natin mula dito kung saan siya pumasok mga sir. Yan, dyan sa pumasok. Ito na value na kung makikita nyo yan. Yung kuwil na yan. Bibilangin natin yung span niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, ang yung maliit, 1 to 6. Yung pangalawa naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 to 8 na. Tapos yung pangatlo naman, ito na value yun. Yan, pumasok siya. Yan dito, mula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yun sa ilalim. Nagsishare sila ng slots dito sa kabilang grupo to dito. Bali, nagsishare sila ng slots. Ulitin ko, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 8, at saka 1, 2, 10. Yun ang isulat natin dito mga sir. Sa number of span bali niya. Ganyan bali ang mangyayari mga sir. Number of span. 1 to 6. Tapos 1 to 8. Tapos 1 to 10. Ganun mga sir. 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10. Itong pinakamaliit, 1 to 6. Yung pangalawa, 1 to 8. At yung pangatlo naman ay 1 to 10. Ngayon naman, bibilangin naman natin mga sir yung number of turns. Bibilangin natin yung 1 to 6 na span. Kung ilang turns yun, bibilangin natin yung 1 to 8 at saka bibilangin rin natin yung 1 to 10. Ganun ang mangyayari mga sir. Kaya
aangatan ko lang yung cam, no? Kahit hindi nyo na makita mga sir, importante ay i-guide, nag-guide ko kayo. Ano, unahin ko yung pagbilang yung malaki mga sir dahil mas pabor siya. Mas pabor siya, unahin ko yung bilangin yung malaking kuwil, bale. Dito ako magbilang. Mga sir, bibilang kayo, ulitin ko, remind ko, bibilang kayo sa 1 to 6, bibilang rin kayo sa 1 to 8, bibilang rin kayo sa 1 to 10. Hindi ibig sabihin na pag nabilang nyo na yung 1 to 6, yun na yung number 1 to 10 at saka 1 to 8. Iba yun mga sir. Kaya bibilangin natin yun lahat-lahat mga sir, sa isa. Yan, naingat ko sir, kailangan nyo lang sekwatin bali yung isang kuwil, no? Yung malaking kuwil, yung 1 to 10 para mas madali kayong magbilang. Nasa inyo na mga diskarte mga sir kasi technical lang naman, no? Technical lang ng mga gawain, kanya-kanya na tayo mga pamaraan. Sa akin nga pinuputol ko muna to bago ko bibilangin. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Yung 1 to 8 mga sir ay mayroon siyang 26 na turns bale, no? Tapos isusulat natin dito sana 1 to 10 dahil inuna ko itong 1 to 10 ay mayroon siyang 26 turns, di ba? Yan, inuna ko to 1 to 10 na turns. Pero mga sir, yung pagbilang ko nito ha, ito ay parang kumbaga partial lamang, no? Hindi pa to yung final kasi bibilangin ko pa rin to ulit sa upcam na medyo strict ako sa ganito kaya isusure ko ito dahil tutorial ko lang naman to, papakita ko sa inyo kung yung ginawa ko yung mabilis na pamaraan, no, para hindi tayo masyadong mahaba yung video. Pero kung kayo na magre-rewind mga sir, kailangan nyo rin itong siguraduhin mga sir, no, wag tayong magmamadali, hindi naman to paunahan, di ba? Yun lang. Tapos bibilangin ko naman yung 1 to 8 mga sir, kung ilang turns naman dito yan. Siyempre iaangat ko rin yung pangalawang kuwil, yan yung makalaki dito ito, para mabilang ko ng maayos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four. 34 turns bale yung nasa gitna mga sir. 34 turns. 26, 34 at saka yun namang 1 to 6, bibilangin na natin yung pinakamalit na kuwil niya. Ganun lang mga sir, no, kailangan nyo lang isikwat din to pataas para bilang nyo lang maayos. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mayroon siyang 22 turns. Yan, sinulat ko mayroon siyang 22 mga turns, mga sir. At ngayon naman, ang number of wire naman or size of wire, ito yung example natin mga sir, di ba? Ito yung starting, di ba? Ito lang susukatin natin mga sir dahil paumanin na ang yung panukat ko, yung wire gauge ko ay binigay ko na sa kasamahan ko kaya hindi ko mapakita sa inyo example. Ang gagawin ko nito, pupunta ko sa hardware, bibili ng magnetic wire, tapos ito na yung example ko, as per sample ko, doon ko susukatin or ipapasukat ko sa mga nagtitinda kasi marunong naman sila nito. Yun na lang gagawin nyo mga sir, kung wala pa kayong wire gauge din, pwede nyo lang dalhin to as sample, tapos doon nyo na ipasukat sa hardware, no? Kaya hindi ko muna ipakita dito kung anong number to, siguro baka 21 or 22 siguro to, pero mahirap na, hindi tayo manguhula, di ba? Kaya dadalhin natin to sa hardware. Pag natapos natin to mga sir, punta naman tayo sa running winding. Number of strand, number of coil per group, number of span, number of turns, at saka number of wire valley. Ganun lang mga sir, no? Yung ginawa natin sa starting winding, yun rin ang gagawin natin sa running winding. Bibilangin natin isa-isa. Mga sir, ito na yung running winding niya. Ito yung starting, di ba, nasa taas. Ito naman yung running nasa ibaba. Doon muna, papakita ko muna doon. Yung number of strand naman niya mga sir, ganun lang ang gagawin natin mga sir. Yung number of strand, ito bali yung nakuha ko dito, yung putol na, yung sa, kung naalala nyo sa first video, first part, ito yun, ito na bali yung running winding niya, may U1 at saka U2, doon ako kumuha ng sample, may dalawang strands siya, kaya doon nagsusulat natin, number of strand. Yan bali, number of strand, susulatan natin yan ng 2, dahil dalawa siya, di ba? Ito yung starting kanina, isa lang. Ito naman yung running, dalawa. Ngayon, bibilangin naman natin yung number of groups. Sa running winding tayo ha, tapos na tayo sa starting. Running, sa number of groups, ito, papakita ko sa inyo. Yan. Ito na bali mga sir, ito yung running kanina. May 3 coil per group, starting kanina, isa, dalawa, tatlo, may 3 coil per group lang. Ang running naman, kung magkita nyo yan, yung maliit na yan, isa, ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Ibig sabihin, meron siyang 4 coil per group, 1, 2, 3, 4. Kaya susulat natin dito, number of coil per group sa running ay meron siyang 4. Ngayon naman, sa number of span naman, siyempre, 4 naman to. Gagawa rin ako na example mga sir, ha? Dahil 4 naman to. Ganyan bali. First coil, second coil, third coil, fourth coil. Bali, ganyan ang nangyayari. 4 siya. Kanina, 3 lang. Kasi 3 coil per group. Ito, 4 na. Binilang natin, di ba? 4 yan. Ang number of span naman, ganun din. Bibilangin natin kung ilang span itong maliit na coil. Tapos yung pangalawa. Tapos yung pangatlo. Tsaka yung pang-apat, bali. Bibilangin natin isa-isa yung number of coil niya. Yan, papakita ko sa inyo yan. Yan, siguro. Dito tayo yan. Yan, medyo maklaro. Ito yung pinakamaliit na coil, mga sir. Ito yan. Yan. Yan, kung makikita yan. Mula dito. Pumasok sa dyan. Kung bibilangin natin yung slots, isa, dalawa, tatlo, ibig sabihin, 1, 2, 3, mayroon siyang span na 1, 2, 3, yung pinakamaliit. Yung sumunod naman, para tuloy-tuloy na tayo, bibilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ibig sabihin, mayroon siyang 1, 2, 5. Yung pangatlo naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mayroon siyang 1, 2, 7. At ito namang pinakamalaki yan. Yan, pumunta dito, yan o, yan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mayroon siyang 1 to 9. Kaya isusulat natin doon yung pinakamaliit. 1, 2, 3. Yan, yung pinakamaliit. 1, 2, 3. Tapos mayroon siyang 1 to 5. Mayroon siyang 1 to 7. Mayroon naman siyang 1 to 9. Dahil nakuha na natin yan, bibilangin naman natin yung turns niya. Isa-isahin rin natin to, yung 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9. Kahit saan ka mag-umpisa, pwede ka dito mag-umpisa, pag ganyan, pwede rin ito. Ako, nagbibilang ako sa malaki kasi ito yung pabor, bibilangin. Tapos, yun, susulat ko na muna, papakita ko sa inyo. Ako lang muna magbibilang. Kung di, kasi kailangan, hindi tayo magkamali nito. Bibilangin ko lang ito, itong malaki niya. Bali. Maghanap ako ng magandang kuwil mga sir kasi may putol-putol dito. Yan, yan. May putol-putol dito bali yan. May mga putol-putol. Maghanap ako ng magandang kuwil yung walang putol na walang putol. Para sigurado tayo sa number of turns. Bibilangin ko to mga sir. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bali, binilang ko pa isa-isa, 50. Pero hindi pa yan ang number of turns niya mga sir. I-divide natin to sa 2. Kung itatanong nyo bakit dinivide ko sa 2, kasi dalawa yung strand niya, di ba? Yung kanina, ito yung sa running, dalawang strand niya. Kasi yung pagbilang ko pa isa-isa kasi yun, binilang ko pa isa-isa, 50. 50 divided by 2, nakabase tayo dito sa number of strand. 50 divided by 2, mayroon sa number of turns na 25. Yan. 50. Tapos bibilangin naman natin yung number 1 to 7, 1 to 5, 1 to 3. Ganun lang kadali mga sir. Kahit siguro hindi ko na ipapakita sa video, no? Kasi madali nyo naman itong matutunan, di ba? Kaya mga sir, ganun lang siguro mga sir, no? Hindi ko na lang siguro ito ipapakita yung 1 to 3, no? Yung 1 to 7, 1 to 5, at saka 1 to 3. Basta sa inyo, pag nagre-rewind kayo, aaktualin nyo, i-update ko na lang kayo mga sir kung ilan ang number of turns nito, bali. Para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ang tatandaan nyo lang mga masir, pag magre-rewind kayo, kung ilan yung number of turns, tapos binilang nyo pa isa-isa, i-divide nyo ha. Kung halimbawa, may number of
strand dito na, sorry, mayroon number of strand dito na 3. Tapos binilang nyo kung ilan yung total, tapos i-divide nyo sa 3. Kung 2, i-divide nyo sa 2. Kung 1 lang, tulad kanina, isa lang, number of strand, yeah, wala na yun bali. Pero pag 2, i-divide mo yan sa 2. Yung binilang ko pa isa-isa, mayroon siyang kabuuan na 50, dinivide ko sa 2, kaya mayroon siyang 25. Ganun rin, i-update ko na lang kayo mga sir ha. Ulitin ko, itong number of thrones, pwede pa itong mabago mga sir dahil minamadali ko lang ang pagbilang, no? I-review ko to ngayon, off-cam, tapos i-update ko na lang kayo kung tama ba yung pagbilang ko kanina. Dito rin, i-update ko na rin kayo. Yun lang mga sir. Ito na mga sir, na bilang ko na. Tama talaga to, mayroon sa starting, mayroon sa 22, 34, 36. Ito naman sa running naman, 9, 18, 24, tsaka 25. Yun lamang mga sir, no? Tapos ko nang nabilang yung 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 9 sa running winding. Ganun lang mga sir, dahil binilang ko dito, pa isa-isa, mayroon siyang 48, dinivide ko pa rin ng 2. Lahat to mga sir, ha? Pag binilang nyo pa isa-isa to mga turns niya dito, dapat i-divide nyo sa 2 kasi 2 strands siya mga sir. Yun lamang mga sir, no? Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Yun lamang palagi, ingat-ingat tayo. God bless.